Spanja! Angola! Argentina! Armenia! Aruba! Australia! Bahrain! Iyak ako ng iyak nung pinanood ko yan, talaga sa kakatawa. Grabe ka, Winky! Eto, Miss Philippines, pwede ba? O, try nga natin. This morning, eto na mga kausap natin. Gising pa siya mula sa London, si Teddy Sardua, o mas kilala bilang si Winky. Hi, good morning. Welcome to Sakto. Good morning, Chang Ami. Naku, kamusta ka, Winky? Winky, pwede ba kinatawag? Heto, antok na charas. Pwede ba? Ano ba tatawag ko sa'yo? Winky o Teddy? Ano ba? Mas kilala ka Winky na lang. Oh, si Winky. Kamusta ka dyan sa London? Ilang taong ka na bang nandyan? Magta-10 years na this year. Oh. Saan ka nag-work at anong work mo dyan? I work for the NHS and I work as a nurse, as a matron and clinical nurse manager. Oo. At sobra ang iyong TikTok account. Talagang ano ha, pumuputok sa dami ng views. At nung napanood ko yung introduction na ginawa mong yun, talagang lumuluha ako, kakatawa ng mga alas 10 ng gabi yun. Nako, grabe ka. Ilang oras mo bang ginawa yun? Nako, ano lang, parang 30 minutes lang talaga, Chang Ami. Galing ako ng work, tapos since hindi ko napanood ang preliminary round ng Miss Universe, sabi ko, panoorin ko nga sa bahay. Tapos ang pinanood ko na sa bahay, tapos sabi ko, habang sinisigaw-sigaw nila ang kanilang country, sabi ko naman, parang gayahin ko nga to. So ginaya ko, pumasok ako dun sa kwarto at nagsisigaw-sigaw ako. So good luck sa aming kapitbahay. Ano pa? Oo. Kasi ikaw lang yung nakaisip na gumawa ng ganyang, na nakita kong ganyan ng content, ha? Ikaw lang yung nakitaan ko. Talagang, sabi ko, ang hirap siguro nito kasi para i-edit out mo, tapos i-shoot mo yung sarili mo, medyo matrabaho siya. Hindi, pinanood ko siya. Tapos every pinanood ko, pinopost ko ang video. Tapos naka-standby na yung camera, tapos ginagaya ko na, ganyan. Ang ginaganon-ganon ko. So, madali lang, tapos kinakat-cut ko na lang. Oo, hindi ka ba namaos bukod sa naingayan yung mga kapitbahay mo? Oo, namaos ako. Tapos yung, Diyos ko, pag kinabukasan, parang wala na akong boses sa trabaho. Oo, pero habang ginagawa mo yun, hindi ka ba natatawa sa sarili mo? Na parang, eh, kasi kuha mo yung pagkakabanggit nila ng mga bansa, pati yung mga arte, yung China, tawang-tawa ako doon, sobra. O, parang pinanood ko lang siya. Ako kasi, Chang Ami, parang mayroon akong talent na parang when I observe something or pag may inobserbahan akong tao, parang nagagaya ko siya. Oo, agad-agad. Oo, pag distinct siya at parang kakaiba siya, nagagaya ko. Pero pag hindi kakaiba, parang hindi din. Oo. Pero ang galing mo kasi pati yung kanilang facial expression, yung parang, merong isa doon yung parang binanggit na lang niya yung bansa, parang wala siya sa mood. Anong bansa ba? Yung talagang gumanon lang. Bahamas. Oo. Paano yun niya sinabi? Sabi niya, The Bahamas. Oh, tapos parang pagod na si ate. Pagod na siya. So yung mukha mo din talaga, sobrang nakakatawa na nung pinadala ko sa mga kaibigan ko, yung lahat sila tawang-tawa sa'yo. Nako, hindi mo ba namimiss ang Pilipinas? Taga saan ka ba dito sa Pilipinas? Taga Davao ako, but I grew up and I was born in Olotanga, Cebu guys, sa Zamboanga. Pero lumipat na kami ng Davao. Namiss ko. Kasi siguro mga 6 years na kung hindi naka-uwi sa Pilipinas. Oo, ganun nakatagal. Ang huling bakasyon mo dito. Dahil sa COVID. Oo. So, ang plano namin ay uuwi kami ng Pilipinas this year. This year. So, meron na talaga. Nakaplano na yon. Opo. Kasi namiss ko din ang pamilya na. Pamilya ko, sila mamang, sila buong pamilya. Oo. Ilan ba kayong magkakapatid? Oh my God. 15, tapos namatay yung Sham. Namatay ang 6. Grabe naman yung 15, namatay ang Sham. Grabe ka. So 9 na lang kami, ganon. 9. Pero wala kang mga kapatid na kasama mo dyan sa London? Ikaw lang talaga? Wala. Ang ate ko nasa Germany, so ako lang mag-isa dito sa London. Oo. So bata ka pa lang talagang pangarap mo nang maging nurse at makapunta sa ibang bansa? No, bata pa lang ako, pangarap ko talaga mag-Japayuki. Charas!
Hindi. Ang pangarap ko talaga, bata pa, Chang, ano, maging teacher. Pero nag-change na siya nung sabi ko, gusto ko mag-abroad, ganyan. So, that time, ang nurse ang parang mabenta dito sa abroad. So, yun ang kinuha. Yun ang naging work mo. Anong nabimiss mo dito sa Pilipinas? Ang dami na yung pagkain dito. Namiss mo ba lumpiang siya? Kaya nga nakikita ko kayo. Ang dami yung pagkain. Sabi ko, oh my God, ang sarap. Pero ang nabimiss ko talaga sa Pilipinas, Chang Ami, ano, yung pagising mo sa umaga na, marinig mo lang yung mga huni ng mga ibon. Kasi, sa galing ako sa probinsya. Yeah, Sunrise, tapos yung nanay ko may pakapin na agad, ganyan. Oo, tilaok ng manok. So, yun talagang na-miss ko. Kasi dito sa abroad, parang lahat busy. Lahat nagmamadali. Parang, nagmamadali, ganyan. So parang wala nang time sa sarili, ganyan. Yun ang na-miss ko. Pero ikaw dyan, may kasama ka na sa buhay, syempre. Oo, nakascam ako ng AFAM. Charas! Hindi, nakapag-asawa ko ng German. Ay, wow! Oo, nakikita ko yun. Alam ko yun, syempre, kasi fan mo ako sa TikTok. Alam mo, my God, really? Yes! Alam ko mga kaganapan sa'yo, nakikita ko. So, anong reaksyon ni Javi sa mga pinaggagawa mo sa TikTok? No, kasi ginawa ko ang video na yun at Chang Ami sa kabilang kwarto. Tapos ang asawa ko na dun sa kabilang kwarto. So, taga-sigaw ko, sabi niya, Shatsi, sabi niya. Oh. Sabi ko, quiet ka lang dyan, tapusin ko muna to, sabi ko. Kasi ang titilis talaga ng sigaw, lalo na kay Laos, kay Turkey, so yung mga ganyan. So, pero supportive naman ang asawa ko, Chang Ami. So, yes. Nagtitiktok na ako siguro mga 2 years. Yeah. At first, kasi yung mga German, hindi sila masyadong sa social media. Yes. So, parang, very strict niya, ba? Hindi naman sila stricto, pero more of privacy kasi sila masyado dito. Yeah, So, ayaw nila ng ganun. Pero parang nakapag-adjust na siya. Ito may tanong si Jeff. Anong masasabi mo na hindi nakapasok ang Pilipinas sa top 16? Very sad. Siyempre. I was sad. And actually, hindi ko alam na ano na pala, coronation night na. Nung nagising ako ng mga 2 o'clock in the morning, pag-check ko ng aking account, coronation na pala. Tapos nalaman ko, hindi nakapasok si Celeste Cotefe. So sabi ko, oh my God. Sabi ko, hindi na ako nakatulog ulit. So kinabukasan, mainit ang ulo ko sa trabaho. Pero I was really sad because Celeste was really doing well. And the training and the preparation. Yes, talaga namang ginalingan din niya. No? Pero talagang baka hindi pa panahon. Baka, di ba? Minsan may ganun naman eh. Kahit si Pia Wurzbach, ilang beses din naman nagtry. I mean, sa Miss Universe, di ba? Bago talaga. Sa Binibining Pilipinas, bago siya nakoronahan na ganun, di ba? Correct. Bibigyan kita ng pagkakataon ngayon, Winky, na batiin ang iyong mga taga-suporta at mga kapamilya na inaabangan ka palagi dito sa Pilipinas. Oo. Unang-una, gusto kong batiin ang aking pamilya dyan sa Pilipinas. Mamang, dandahan po sa paghingi. Charas lang. Lahat ng pamilya ko dyan sa... Parang totoo yung hugot na yun ah. Ano po? Parang totoo-totoo yung hugot na yun ah. Naramdaman namin ah. Ramdam mo bilang OFW at bilang breadwinner. Dahan-dahan. Akala ko sa pagkain eh. Mamang, dahan-dahan po. Charas! maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa akin sa TikTok man at sa Facebook ko at sa Instagram ko. Maraming salamat po. At ang TikTok ko lamang po ay gusto ko lamang magpasaya ng tao during pandemic, pero hindi ko inasahan na lalaki tayo at mag-grow as a community of Kuya Juan, ganyan. So maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat ng nanonood ngayon. Maraming salamat. And thank you. Thank you for the good vibes. Thank you for the, yung mga moments na marami sa atin ang dumaan sa stage na malungkot. Pinasaya mo sa iyong mga ginagawa sa TikTok. And continue to, being a blessing to a lot of people. Kaya, Mama, dahan-dahan lang. Maraming salamat, Chanami, at sa iyong katamahan dyan. Yes, at sana pag bumisita ka dito sa Pilipinas ay makabisita ka sa amin dito sa Sakto. Ha? May lumpia kami. Oh, may lumpia kami para sa iyo. Maraming salamat, Teddy. Yan po si Maraming Winky. Salamat din po. God bless you, Odi. God